Ang mundo ay hindi magiging maganda kung walang kulay. Ang mga kulay ang nagbibigay buhay sa ating mundo. Dahil sa pananaliksik ng mga eksperto, marami mga katotohanan ang bumabalot patungkol sa mga kulay. At ito ay ang mga sumusunod. Kung ikaw ay bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan na mag-like and subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Una, alam mo bang sa pag-aaral na isinagawa sa buong mundo, humigit kumulang 40% ng mga tao ay naniniwala at nagsasabing blue ang kanilang paboritong kulay. Pangalawa, sinasabi nila kung gusto mo maging sopistikado at magmukhang makapangyarihan, magsuot ka ng itim. Para sa iba, ang itim ay nagbibigay ng positibong vibes. Kasama nito ang pagiging mas kaakit-akit at malakas ang dating. Ito marahil ang dahilan kung bakit mas pinili ng mga high-end brands na Tiffany & Company at Chanel na pumili ng logo na itim. Pangatlo, ang mga kulay ay maaari na katulong sa malalim na alaala nung ikaw ay bata pa. Ayon kay historian symbologist Michael Pastorio, isang author sa libro na Blue, The Historian of a Color, kapag ang tao nakita ng kulay, ito ay inahalintulad niya sa iba't ibang objects, moods, temperature na nagsimula nang siya ay maging isang bata pa lamang. Pang-apat, pulango ng kulay na ikita ng bata, natuklasan sa pananaliksik na ang sanggol na kasing edad ng 2 linggo ay maaari makilala ang kulay na pula. Habang lumalaki ang kanilang paningin sa kulay, ang bilang ng mga kulay na ikita nila ay patuloy na lumalaki hanggang makita nila ang buong spectrum ng mga kulay sa edad ng mga 5 buwan. Panglima, 62 to 90% ng isang unang impresyon ay dahil sa mga kulay. Kapag ang mga tao ay nagtagpo sa unang pagkakataon, ang karamihan sa kanilang mga impresyon ay binubuo ng kulay. Sinasabi na ang patuloy na nagsusuot na walang kinikilingan na kulay o neutral colors o may mga itim na markahan ang mga damit, ito ay mas may kaunting mga positibong impresyon. Ang mga nagsusuot naman na mas maliwanag na kulay ay mas malamang makakabuo na magiliw na pakisalamuha sa iba. Samantala, ang mga nagsusuot ng itim sa panahon ng kanilang mga interview sa trabaho ay mas malamang may malaking tsansa na matanggap sa ina-applyan. Pang-anim, may posibilidad na iba sa atin ay takot sa isang kulay. Pinagkaloob lahat ay may kulay na hindi nila gusto. Chromophobia o chromatophobia ay ang tawag sa isang hindi makatuwiran na takot o pag-ayaw sa ilang mga kulay. Pang-pito, ang iba't ibang mga kulay ay pumupukaw sa iba't ibang mga damdamin. Mag-isip ka tungkol sa pag nakita ka ng isang malaking signs ng McDonald's, nabasa mo ito bilang isang malaking M. Ngunit paano naman ang klasikong script ng Coca-Cola? Nagsimula ka na ba makaramdam ng uhaw o nangangailangan ng isang mahusay na deal? Kung gayon, hindi ka nag-iisa. May mga kumpanyang gumagamit ng pula upang akitin ang kanilang mga customers sapagkat ang pula ay napatunayan sa agham na ang kulay pula ay mas makapaglikha ng feeling of urgency at ang kulay pula ay isang pang-emotional na kulay. Ang kaugnayan ng kulay sa tao ay napakahalaga. Ang mga kulay ay nagbibigay ng kasiyahan, kalungkutan, kainitan, kalamigan, maging sa kultura, pananaw, pananampalataya, katangian, at katayuan sa buhay ay nagsisilbing mga sagisag at mga palatandaan ng mga kulay. Sabi nga nila, hindi magiging makulay ang mundo kung walang kulay. Hanggang dito na lang. At huwag kalimutan na mag-like and subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Paalam!